muli, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa misang ito, alalahanin natin ang ating mga kapatid, kababayan na dumaranas ngayon ng paghihirap at pagsubok lalo na dahil sa baha at bagyo. Ang mga nawalan, ang mga nalulumbay, ang mga pinanghihinaan ng loob, ang mga nangangailangan. Isama natin sila sa misang ito. Ngayon ding araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang na mahal na Birheng Maria, ang lolo at lola ni Jesus Nazareno. Pagdasal natin lahat ng mga lolo at lola na sila'y maging daluyan ng karunungan at awa at pagkakaisa sa ating pamilya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan
at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabanang tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, niisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansa'y magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan niyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak na Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasalo ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mag-aasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos
Ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nagasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Pinagdarasal natin ngayon ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, ang mga nasalantahan nitong nakalipas na kalamidad, lalo na mga nawalan sa buhay, nasira ang mga ari-arian, at ngayon ay dumaranas ng matinding pangangailangan. At ang mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sereno. Bagamat mahirap ang buhay ngayon, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, kaya't narito layong lahat, lalo na't araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bagamat may pagsubok, may pangangailangan, tayo narito. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At patuloy nating ipagdasal ang ating mga kababayan, mga kapatid na dumaranas ngayon ng matinding pangangailangan at paghihirap dahil itong nakalipas na mga baha. Ang dambana ni Jesus sa Sereno ay tahanan ng bawat Pilipino. Kaya nga nung walang masilungan at para manatiling tuyo at may laman ng tiyan ng ating mga kapatid, lalo na yung mga na-stranded, ang ating simbahan ay naging tahanan nila nung panahon na iyon. Sapagkat karamay nila, karamay natin ang mahal na pong Jesus sa Sereno at ang pagtulong sa mga nangangailangan ay bahagi ng pagdedebosyon sa pong Nazareno. Hindi tayo deboto dahil panaydasal lang tayo. Ang tunay na deboto, katulad din ng puso ng Nazareno, may habag at awa, lalo na sa mga nangangailangan. Kaya't pagdasal natin sila ngayon at patuloy na tumutulong ang ating simbahan sa mga tao, sa mga parokya, sa iba't iba rin lugar na sa mga sandaling ito ay dumadaan sa ganitong pangangailangan. Nawa, ang pananampalataya natin, ang pagugutan natin ng lakas sa mga panahon na ito at ang pagmamalasakit natin sa isa't isa, ang pagtutulungan natin, opo, siguro nga kayo rin naapektuhan. Kayo rin nasiraan ng mga gamit. Kayo rin may pangangailangan. Pero hindi po do dahilan para tayong lahat magtulungan. Gaano man kaliit ang ating ambag at tulong,
ito sa ngalan ng Poong Nazareno ay magiging daluyan ng pagpapala at tibay ng loob sa ating mga kapatid. Ngayong araw na ito, gaya ng sabi ko kanina, ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mahal na magulang ng mahal na Birheng Maria, lolo at lola ni Jesus Nazareno. Kung buhay pa ang lolo at lola nyo, no, bigyan nyo sila ng regalo ngayon o pagdasal natin sila ngayon. No, bigyan nyo ng konting konsuelo naman ang ating mga lolo at lola. Kung sila ay yumaon na, sa misang ito, pagdasal natin ang ikapapayapa ng kanilang mga kaluluwa. Mahalagang bahagi sa atin, lalo na tayo mga Pilipino, ang ating mga lolo't lola. Sila ang tumatayong pangalawang magulang natin. At ang kadalasang papel ng lolo't lola ay ang magkwento at magpaliwanag. Lagi ko pong pinananabikan ang bakasyon. Matatapos na bakasyon ng mga bata, pasukan na uli. At naalala ko pag ganitong panahon ay pagkailangan ng bumalik sa Maynila ay mabigat na mabigat ang loob ko. Naalala ko noon, minsan kailangan pa akong kaladkarin papunta sa terminal ng bus dahil ayaw ko pang umuwi. Dahil gusto kong manatili sa aking mga lolo't lola. Dahil pag summer po, ako'y nasa kanila sa probinsya. Sapagkat giliw na giliw ako, lalo na sa mga kwento, mga pangaral ng aking mga lolo't lola. Bahagi din ng aking bokasyon, kaya ako naging pari. Tiyak ko ay ang aking mga lolo't lola. Dahil sinasama nila ako magsimba araw-araw doon sa probinsya. Alas 5, kaya para akong simbang gabi, araw-araw. Bata pa lang ay kasakasama nila. At pag nagdarasal sa bahay ng Santo Rosario ng orasyon. Kaya't napakalaking papel ang mga lolo at lola. Kaya minsan nakakalungkot pag sa balita makakita tayo, lolo at lola pa yung nagturong magtulak ang kanilang apo. Mga magulang, lolo at lola pa ang nagpapakita sa internet. Halos ipagbili ang kanilang mga apo. Huwag nawang mangyari sa atin yon. Huwag nawa kayong maging ganong klaseng lolo at lola o magulang. Sapagkat napakahalagang misyon ang ipinagkatiwala sa inyo ni Jesus Nazareno. Gaya nga nang sabi ko, ang lolo at lola, kadalasan sila ang nagkukwento, nangangaral, at nagpapaliwanag. Kapag ako'y dumadaing, minsan, alam nyo, bata naman, konting hirap lang, daing na ng daing, konting sugat lang, kumakaiyak na, konting gutom lang, hindi mo gusto yung ulam, makamarakulyo na, mautusan lang, kala mo, pinahirapan na. Kaya naalala ko kapag ako'y ganoon, angal ng angal, eh parang ang laki-laki ng problema sa buhay, alam nyo, laging sasabihin ng lolo at lola ko, nung panahon ng hapon, no? Ayan, pag narinig ko na yung mga salitang yun, ayan na, diretso na ang kwento, ang litanya. Nung panahon ng hapon, wala nga kaming makain. Kahit dahon ng papaya, yan na lang ang aming didikdikin para kahit papano may lamantsyang kami. No? Kukuha pa kami ng sampalok. Nung panahon ng hapon, walang kuryente. Wala lang, sira lang yung cable. Kung makaangal ka, ganyan na. Kami nga nun, walang kuryente. Laging ganun, no? Nung panahon ng hapon, magtatakbuhan kami pag tumunog na ang sirena kasi baka may mga bombang bumaba. Nautusan ka lang pumili sa tindahan. Kala mo na katapusan na ng mundo. At aaminin ko po kapag narinig ko yon,
naliliwanagan ako na ilalagay ako sa tamang perspektibo sa buhay. Napapaliwanagan ako. Sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin si Jesus sa Sareno, pinapaliwanag niya yung talinghaga nung maghahasik. Sapagkat hindi ito naintindihan ng mga alagad, lalo na ng mga tao. Kailangan ng paliwanag. Ang ganda ng salitang iyon, mga kapatid, paliwanag. At ganun ang ginagawa ni Jesus sa Sareno, sapagkat sa ganang atin, mahirap maunawaan ng lahat. Kailangan natin ng paliwanag. Kaya nga nandito tayo ngayon. Kaya nga sana nakikinig kayo tuwing misa. Nagbabasa tayo ng Biblia. Nakikinig tayo sa mga tao katulad ng mga lolo't lolang may karunungan at pananampalataya. Sapagkat kailangan natin ng paliwanag. Huwag mong sabihin kaya mong unawain lahat. Yung mga taong ayaw ng paliwanag, nagdudunong-dunungan, ayaw umamin ng mali. Lagi na lang nangangatwiran, darating ang panahon, magdidilim ang kanilang paningin. Di ba tayo mga Pilipino, yun ang kadalasang katwiran. Ba't mo nagawa yan? Nagdilim ang paningin ko eh. Kaya ako nasuntok eh. Kaya ako nagnakaw eh. Kaya ako nagmura. Kaya ako nagawa ng masama, nagdilim ang paningin ko. Kaya nga tayo narito ngayon, ang kailangan natin, liwanag, paliwanag. Kaya mga kapatid, sana makinig tayo kay Jesus sa Sareno. Siguro nga ngayon, parang ang dilim-dilim ng mundo ng ibang kababayan natin. Marami tayong tanong, Panginoon, bakit may sakit ang anak ko? Ang asawa ko, Panginoon, bakit nagkaganito kami sa buhay? Kakaunti na nga lang ang gamit namin. Sira pa, binaha pa. Ito na nga lang ang kabuhayan namin. Nawala pa. Kaya nga, siguro katulad nga sa talinghaga, yung mga taong nakikinig, pero pag dumaan ang pagsubok, parang inagos din ng baha ang kanilang pag-asa. Siguro nga, nagde-devotion tayo, pero pag dumaan ang matinding paghihirap sa buhay, naglalaho din ang lahat, nakakalimutan ang lahat. Pag dumating ang tukso, pag nagdilim ang paningin, sa halip na kumapit sa Nazareno, kumakapit sa patalim. Bakit? Kailangan natin ng paliwanag. Kailangan natin makinig sa Kanya. Upang tayo mamunga, upang sa gitna ng mga pagsubok, paghihirap at suliranin sa buhay, nananatili tayong mabunga at nakakapit sa Kanya. Kaya't mga kapatid, makinig tayo kay Jesus sa Sareno sapagkat siya ang gumagabay sa atin. Alam niyo po, pag pinagmamasdan ko yung lolo't lola ko nagkukwento sa kanilang mga mata, kitang-kita mo, dinanas nila yung matinding hirap. Kaya hindi ka makakaangal eh. Pag sinabi nilang, nung panahon ng hapon, tinutukan kami ng baril. 5 araw kaming halos walang makain. Kahit ano na lang, makaraos lang sa buhay. Kaya, huwag kang mawawala ng pag-asa. Lalo na si Jesus sa Sareno, ang nagsasabi sa atin sapagkat siya rin nakaranas ng matinding paghihirap. Siya rin may pinasang krus. Kaya nga't sabi sa Salmo Responsorio, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup sapagkat si Jesus sa Sareno ang mabuting pastol na gagabay sa atin, nagpapaliwanag sa atin, nagpapalakas ng loob natin kung hahayaan lang natin siya ang tunay na umiral
sa ating buhay. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, pagdasal natin ang bawat isa. Pagdasal natin lalo na mga lolo't lola, ang mga magulang, kayo ang maging daan ng paliwanag. Huwag padilim, huwag pasama, kung hindi paliwanag para mailapit sa Diyos ang inyong mga apo at mga anak. At tayong lahat, bumaling tayo kay Jesus sa Sareno. Meron siyang gustong ipaliwanag sa iyo ngayon. May gusto siyang sabihin sa iyo ngayon. Kung hahayaan mo lang, makinig ka, sumunod ka, at magtiwala sa Kanya. Kaya sa misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, narito na naman po kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto. Marami kaming katanungan, marami kaming pagsubok, maraming agam-agam. Kailangan po namin ang inyong paliwanag. Kailangan po namin ang inyong paggabay, ang inyong pag-asa. Mahal na pong Jesus sa Sareno, nawa ang iyong salita ay tunay na mag-ugat sa aming buhay upang ang aming pananampalataya hindi manlamig sa panahon ng kagipitan, hindi mawala sa panahon ng paghihirap, bagkus lalong tumibay at mamunga sapagkat naririyan ka. Narito kami sa isa't isa, nagdadamayan, nagtutulungan, nagbibigay paliwanag at pag-asa. Mahal na pong Jesus sa Sareno, pagtibayin niyo po ang aming mga pamilya. Nawa ang aming mga lolo't lola, katulad ni San Joaquin at Santa Ana, maging daan ng karunungan, pagmamalasakit, kabutihan at pagkakaisa. Mahal na pong Jesus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, kasama ni na San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating pamilya at pamayanan. Ang ating tugon, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan, naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang, naway maitaintim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak, naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway pagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Tahimik nating idulog ay iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklurin mo ang aming mga anak,
na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Anak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng lubas at ng Kristo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain na amin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagparangal mo sa iyong kabutihan, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalanging wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng Balahukto, napupuno ang langit at lupa. Siluhod po tayong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po tayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Joaquin at Santa Ana, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kailangan natin ang liwanag ng Diyos. Kaya bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit at tumawag sa ating Ama sa Langit. What?
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kimiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At awat po, ayaw namin makinig sa paliwanag niyo, kaya minsan nagdidilim ang aming isip at nakakagawa kami ng mali at masama. Patawad po, kung hindi kami nagiging daan ng pagkakaisa at pagtutulungan, kami pa ang nakakasira sa aming pamilya, sa aming mga kabataan. Liwanagan niyo po kami, Panginoon, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayong lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang liwanag ng mundo. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ang siyang kawang sa buhay mo. Mahirap man magpatawad, ihanay ang Diyos sa buhay ko. Ikaw ang siyang minamahal sa kapwa ko, larawan mo. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay compilation ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, uwisi ka ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang buktong na anak mo upang ang mga tao'y sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling naming kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkup sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Kaya madali po tayong nakatulong dahil
patuloy kayong nagbabahagi ng pangtulong din natin sa mga nangangailangan. Kaya napakain natin agad sila at nakapapamahagi din tayo sa ibang mga parokya at pamayanan na may programa rin para sa mga mahihirap. At bukod sa agarang tulong ng simbahan ng Quiapo, lalo na sa mga na-stranded at sa mga binaha, tayo po ay nakikipagtulungan ngayon sa Caritas Manila na tumutulong sa lahat ng ating mga diocese sa Metro Manila at karatig na probinsya upang tulungan ng mga pamilyang apektado. At dahil na rin po sa inyo, mga kadeboto, sa inyong tulong, ang naibigay natin kagad sa Caritas Manila ay 1,000,000 piso para mas maraming mga pamilya ang mahatira ng tulong. Hindi natin mapupuntahan lahat, kaya ang Caritas Manila ang ating partner sa pagmamalasakit. At salamat po dahil ito po'y galing sa inyo, mga kadeboto. Mapapera, mapabigas at pagkain, ito'y ating ibinabahagi sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto, hindi lang tayo panaydasal. Katulad ni Jesus Nazareno, tayo may awa at pagtulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Maiiwasan natin ang pagdilim ng paningin at paggawa ng mali kung hahayaan nating maliwanagan tayo ng salita ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo't taglayang liwanag at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús, la sal.